Tinatiko na po sa tatlo ang ate pong tarot card. Ito po ay number 1, Black Obsidian, number 2, Rose Quartz, number 3, Amethyst. Pumili na lamang po kayo kung anong stone po ang gusto ninyo at kung anong gusto iparating sa inyo ng ating tarot card. Kung kayo po ay nakapili na, unahin na po natin ang number 1, Black Obsidian. Sinasabi po dito na ating tarot card na kayo daw po number 1 ay makakaisip ng pamamaraan kung paano mababago ang takbo ng inyong pamumuhay. Maaaring magkakaroon ng hindi pagkakaunawaan dahil parang may balitan darating. Dahil parang magkakaroon ng bagong miyembro ng inyong pamilya, parang may isang lalaki na magagalit. Sinasabi rin po dito na kayo daw po ay may gabay at hindi naman nakakalimot tumawag sa mahal na Panginoon. Kung kaya't kung ano man ang mga pinagdadaanan ay kaya nyo itong lampasan. Sinasabi rin po dito na may darating kayo na pera. At parang may babae, may pag-aaway na naganap sa inyo ng isang babae tungkol sa usapin ng pera. At ito daw po ay maayos din. Sinasabi rin dito na nasa inyo daw po ang pagpapala. Sinasabi rin po dito na sa ngayon ay maaaring kayo ay may problema tungkol sa buhay, pag-ibig at pera. Sinasabi rin po dito na kung ano man ang mga pag-aaway na nagaganap, ito daw po ay maayos din. May darating daw po kayo na pera at matutugunan ang lahat ng inyong mga pangangailangan. Maraming pintuan na magbubukas para sa inyo. Sinasabi rin po dito na kayo daw po ay mayaman na tao at malapit mo nang makamit ang mga pangarap daw po ninyo. Kayo daw po ay yayaman soon. Sinasabi po dito na bagamat dumadaan kayo sa mga pagsubok ay malapit na daw po umikot ang magandang kapalaran para sa inyo. At maraming magagandang oportunidad ang darating sa inyo daw pong buhay. Sinasabi rin po dito na parang may okasyon na paparating at maaaring ang okasyon na ito ay magaganap naman, magdiriwang naman ang lahat. Sinasabi rin po dito na kung may lalaki man na nagalit or nakaaway ninyo, magkakaayos daw po kayo nito. Dahil parang sobra lang siya nag-aalala sa inyo kung bakit siya ay nagagalit. Pero magkakaayos pa rin po kayo. Sinasabi rin po dito na magtatagumpay ka sa buhay. At bagamat bago mo ito makamtan, ay nadaan ka muna sa mga pagsubok. Pero ang pagdaan nyo sa mga pagsubok na ito ay siyang magiging dahilan kung bakit ikaw ay magiging fighter na tao at mas magiging wise daw po kayo sa mga nagaganap. Kumbaga, nagiging lesson daw po sa inyo yung mga nagaganap sa kasalukuyan. Yayaman daw po kayo. At ito daw po ay malapit ng maganap. At basta't huwag lang kayong makakalimot tumawag sa mahal na Panginoon. Dire-diretso nyo lang daw po ang pagdadasal dahil may gabay daw po kayo. Yan po ang sinasabi ng ating pick a card number 1. Number 2. Sinasabi po dito na ating tarot card na napakasipag na tao nyo daw po number 2. At sinasabi rin po dito na may tukso na kaya namang iwasan kung nanaisin. May mga pag-aaway na nagaganap pero ito'y maaayos. Sinasabi rin po dito na ang pagbabago ng buhay ninyo sa ngayon ay hindi ganon kagandahan. Maaaring may isang babae kayong makakaaway tungkol sa pera. Kayo daw po ay fighter na tao. Kayo daw po soon ay mamamahagi na tulong sa iba. Sa sobrang sipag daw po ninyo ay maaaring mapabayaan nyo ang mga obligasyon nyo sa loob ng inyong tahanan. Sinasabi rin po dito na maaaring marami kang problema pinagdadaanan sa kasalukuyan. Kayo daw po ay maaaring malayo naman sa depression ang problema po ninyo. Sinasabi rin po dito na parang may isang tao na natulong sa inyo pero parang magiging crisis din po siya at maaaring hindi po siya makatulong sa inyo. Sinasabi rin po dito na maaaring kayo ay kasalukuyang namumblema tungkol sa usapin ng pera. Pero sabi dito, wala namang imposible sa inyo dahil kayo po ay masipag. Kayo daw po ay may magandang kapalaran naghihintay. At sinasabi rin dito na parang may pag-aaway na naganap sa inyong dalawa ng inyong karelasyon, na parang may naghahamon pa ng hiwalayan, pero
ito daw po'y maaayos din. Kumbaga, susuyuin ka muli ng inyong relasyon or magkakabati po muli kayo, parang magkakausap po muli kayo at magiging okay daw po lahat. Maaaring may isang babae kayong nakaaway, pero magkakaayos pa rin po kayo ng babaeng ito. Parang ang pag-aawayan nga po ninyo ay tungkol sa usapin ng pera. Ang pagbabago ng buhay ninyo sa ngayon ay hindi ganun kagandahan, lalo-lalo na pagdating daw po sa pera. Pero sabi po dito, wala rin posible sa inyo dahil kayo po ay masipag na tao. At basta't kayo daw po ay huwag makakalimot tumawag sa mahal na Panginoon. May mga tukso na kaya naman daw pong iwasan kung nanaisin. Basta kayo daw po ay dire-diretso lang ang panalangin, ay matatagpusan nyo kung ano man ang mga pagsubok na pinagdadaanan. May darating daw po kayo na pera. Basta gawin yung balance daw po, kasi maaaring mapabayaan nyo naman ang obligasyon nyo sa loob ng inyong tahanan. Ang inyong mga anak, ganun din po ang mga alaga nyong hayop at halaman. Dahil maaaring sa sobrang abala ninyo ay mapabayaan nyo daw po ito. Sinasabi rin po dito na maraming magagandang oportunidad ang darating daw po sa inyo pong buhay. At sabi rin po dito ay may kasaganahan kayo na paparating. At soon, kung kayo ay sa ngayon ay nakakaranas na kayo ay humihingi ng tulong sa iba or tumatanggap ng tulong sa iba, soon marireverse po ito. Instead na kayo ang manghingi ng tulong, kayo naman ang hihinga ng tulong at kayo ang mamamahagi ng tulong sa iba. Kasaganahan ang mapapasa sa inyo, mga bossing. Yan, sabi po dito na may magandang kapalaran ka naghihintay at magtatagumpay ka sa buhay. Bagamat sa ngayon, ang pinakamatinding problema mo ay pera, pero malayo naman sa depression ang problema mo pinagdadaanan. Kayo daw po ay madiscarding tao. Kayo daw po ay kumbaga masinop din sa pera at kayo ay napakasipag, kaya wala daw po imposible para po sa inyo. Sabi rin po dito na sa ngayon ay hindi nyo pa matatagpuan ang inyong forever sa mga single na naghihintay ng forever. At maaaring may paparating pa lamang na manliligaw sa inyo, na mas maedad sa inyo. At mukhang mas bagay daw po ito sa inyo kaysa doon sa mas bata at nasa middle age. Yan po ang sinasabi ng ating pick a card number 2. Number 3. Yan, sabi po dito na ating tarot card na maging aware kayo dahil maaaring may isang babae na siya po yung parang nagkakalat o nagpapasimuno ng isang chismis tungkol daw po sa inyo. Maaaring kayo po ay machi-chismis o husga ng ibang tao. Okay naman daw po ang kalusugan nyo ngayong araw na ito, at kung kayo ay machi-chismis pero parang papatulan nyo yung chismis na ito, hanggat maaari ay huwag nyo daw pong papatulan dahil wala namang kayong mabuting maidudulot po dito. Kumbaga, wala sa inyong buhay na magandang maidudulot kung papatulan nyo ang mga ganyan chismis. Pero kasi parang makakaaway nyo ang babaeng ito dahil parang siya ang magpapanimula ng chismis. Ang inaalala nyo daw po sa ngayon ay ang inyo pong mga anak. Maaaring sa mga nagnanais ng kasal na nakapili na number 3 ay wala pang kasalang magaganap sa ngayon. Yan, sabi rin dito na maaaring ikaw daw po ay parang may manghihingi ng tulong sa inyo na malapit sa inyo, at maaaring hindi mo ito mabibigyan ng tulong. Pero parang makukonsensya ka, at in the end ay parang mabibigyan mo pa rin siya ng tulong. Pero sa una ay parang nag-aalangan ka kasi kailangan mo rin ng pera sa ngayon. Yan, sabi rin po dito na dumadaan kayo sa pagsubok sa inyong buhay karelasyon. Parang may darating sa inyong balita na ikaiinit ng inyong pong ulo. At maaaring may mga pagtatalong nagaganap. Pero kung ano man daw po ang mga pagtatalong nagaganap, ito daw po yung maaayos pa rin. Sinasabi rin po dito na marami kang pangarap sa buhay. Sabi po dito ay parang naiinip ka sa mga nagaganap sa kasalukuyan. Sinasabi rin po dito ng ating tarot card na kung kayo man ay nagkaroon ng pagtatalo ng inyong karelasyon, ay susuyuin ka muli nito. Maraming magagandang oportunidad ang maaaring nakalampas na daw po sa inyo. Sinasabi rin po dito na maging aware ka dahil maaaring ikaw ay maluloko. Ang sitwasyon na pinagdadaanan nyo daw po sa ngayon ay medyo matatagalan pa. Maaaring dahil daw po sa selos, parang kaya kayo nagkakaroon ng mga pag-aaway ng inyong karelasyon dahil sa usapin ng selos. Nasabi rin po dito na parang ang daming nasayang na sandali na swertes para sa inyo. Parang nakalampas po yung mga swerte. Sinasabi rin po dito na gustong-gusto mong makawala sa sitwasyon nyo sa ngayon. Kaya lang sa ngayon ay hindi pa ito napapanahon. Kumbaga, kahit na gustuhin mo, hindi pa ito nakatakda. Sinasabi rin dito na huwag ka daw po mainip dahil sabi po dito ay malapit ng umikot ang magandang kapalaran para sa inyo. Kung naman daw po yung mga pangarap ninyo, makakamtan nyo naman daw po ito. Pero sa ngayon ay hindi pa, at medyo matatagalan pa ang sitwasyon na pinagdadaanan ninyo. Pero sabi po dito natin tarot card ay
Nasa inyo daw po ang pagpapala. Basta't huwag kang makakalimot tumawag sa mahal na Panginoon at iwasan ang pag-aaway. Kasi parang yung mga pag-aaway, yung mga chismis sa inyo, tapos pinapatulan nyo pa, parang lumalaki na lumalaki ang problema. Tapos yung tipo na, yung alam yung tipo na hindi makakatulong sa inyo, hindi nyo ikaka-asenso, ay huwag nyo daw pong gawin. Kasi yung mga pagpatol sa mga chismis na yan, ganon din po yung mga sobrang mga pagsiselos na nagaganap, awayan lagi, instead na mag-flow ay swerte, negatibo po ang napapa sa inyo. Kaya, kumbaga, parang mas tatagal pa yung sitwasyon na pinagdadaanan ninyo kung lagi may mga pag-aaway na nagaganap at hindi ito natitigil. Hanggat maaari ay gumawa na lang daw po kayo ng kapakipakinabang. Ang inaalala nyo nga po sa ngayon ay ang inyo pong mga anak, mag-isip ka na lang ng mga ibang mga pamamaraan, humingi ka ng gabay sa mahal na Panginoon para malibang ka. Huwag kang tumutok daw po sa away po palagi kasi kumbaga nahaharangan yung swerte instead na makaplow ay hindi po makaplow sa inyo. Yan po ang sinasabi ng ating pick a card for today. Salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing!